What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Ang video ito ay karugtong lamang ng part 1 na video na in-upload ko dito sa aking channel na may pamagat na paano mag-download ng Polo Acap Form. So sa video ito ay papakita ko sa inyo o i-share ko sa inyo kung paano mag-edit or mag-sign or mag-fill up ng Polo Acap Form sa pamamagitan ng cellphone lamang. Siyempre, gagamit tayo ng Adobe Acrobat. Sa mga wala pang Adobe Acrobat, maaari nyo i-download ang Adobe Acrobat sa Google Play Store. Ito yung gagamitin natin para ma-fill upan natin o mapirmahan natin ang Polo Acap Form. So, alam naman natin na sarado ang mga computer shop or mga photocopy shop. Hindi natin mapapaprint ang Polo Acap Form. Instead na mag-print out tayo, pwede natin i-edit sa pamamagitan ng ating cellphone o at mapirmahan natin ang Acap Form. So guys, kung gusto nyo malaman, keep on watching para malaman nyo kung paano mag-edit or mag-fill up at pumirma sa pamamagitan lamang ng ating mga cellphone. Siyempre, gagamit nga tayo ng Adobe Acrobat. At para sa mga wala pang Adobe Acrobat, maaari nyo i-download ang Adobe Acrobat sa Play Store kung ang gamit nyo ay Android mobile phone. So, click nyo lang ang Play Store and then sa search bar, search nyo lang ang Adobe Acrobat. Adobe Acrobat. So, ayan. After nyo ma-search, yan yung logo ng Adobe Acrobat. So, kung meron na akong Adobe Acrobat, hindi ko na kailangan install. Kung wala pa kayo, click nyo lang ang install at hintayin nyo lang ma-install sa inyong mga mobile ang Adobe Acrobat. Kanina guys, nag-download na ako ng Polo Acap Form. So, eto na siya. So, pag-click ko ng dinownload kong Acap Form, ilalabas niya na Adobe Acrobat, Office, OneDrive or Drive PDF. So, para ma-edit o ma-fill upan natin ang Polo Acap Form, click natin ang dinownload natin na Adobe Acrobat. So, ayan, pupunta tayo sa dinownload nating Polo Acap Form. So, pwede natin siyang i-zoom in para makita natin ng mas malinaw at pwede rin natin siyang i-zoom out. So, nakasaad dito sa Acap Form na ito yung mga impormasyon ng isang OFW katulad ng last name, first name, middle name, birth date, passport number, contact number, email address, yung address natin sa Pilipinas, at yung country of deployment which is nandito tayo sa Kuwait. Meron din ditong OF category, yung land-based or sea-based. So, i-check lang natin ito mamaya yung land base. Yung position natin sa trabaho, yung pangalan ng ating company. So, meron din dito ang document submitted. So, alam naman natin na kakailanganin natin ng photocopy of valid passport or travel documents. I-check lang natin yan mamaya. Proof of overseas employment. Example, yung valid verified employment contract, OEC, work permit, or visa or re-entry. So, meron din kailangan natin magsabit ng proof of loss of employment on account of COVID-19. So, itong pangatlong requirements, kailangan natin mag-request sa ating mga employer ng proof of loss of employment. Or kung wala ka naman, pwede ka naman gumawa ng sarili mo na may pirma mo. So, ayun guys, no, i-check lang natin yan mamaya. So, dito sa bandang ibaba naman, please check applicable answer. Sa una, I receive assistance from my host country or employer in the form of. So, kung may na-receive kayo, check nyo yan. At kung wala naman, check natin itong pangalawa. Yung pangalawa naman is no, I did not receive assistance from my host country or employer. So, karamihan naman sa atin, no work, no pay. So, i-check natin yung pangalawa. Tapos, meron pa dito na, if my application is approved, I request the $200 or its KD equivalent be sent to.
So, check natin itong Money Remittance Center. Kasi nga, lockdown tayo dito sa bansang Kuwait. Hindi natin mapupuntahan to sa Kuwait Philippine Embassy. So, pwede natin itong ma-receive through Remittance Center. So, pwede siya sa BEC, UAE, Almula, or Almuzaini. Kung saan kayo malapit na Remittance Center. So, kung ako malapit sa Almula, chinek ko ang Almula. And then, dito sa baba, I hereby certified that the information given herein are true and correct to the best of my knowledge. So, make sure guys na tama at correct ang ilalagay nating mga information dito sa Polo Akap form. So, meron din dito sa ibaba na date of application, syempre, date kung kailan nyo pinilapan at yung signature of applicants. Pakikita ko sa inyo kung paano natin to mapipirmahan gamit lang ang ating mobile phone. So, ayan guys, nung umpisa na natin mag-edit o mag-fill up ng Polo Akap form. Kung napapansin nyo, may parang pencil na kulay blue dyan sa ibaba. Click lang natin ito. And then may lalabas niya na comment, fill and sign, edit PDF, and organize pages. So, click natin ang fill and sign. So, ayan. Kung mapapansin nyo, may lalabas dyan sa ibaba na AB letter, check sign, cross sign, dot, dash, circle, and itong parang sign pen na nasa dulo. Para makapag-fill up tayo ng ating mga pangalan, click natin itong AB letter. So, ayan. So, zoom in natin para medyo mas kitang-kita, para malaki. So, unang-una is name of OFW. Ito yung tinatawag na OFW data. So, pang-unang pipilapan natin yung name of OFW, last name. So, naklik na natin yung AB letter. So, click na, tap lang natin itong last name and then may lilitaw dyan na square box. And then, simulan na natin mag-type. So, tulad ko, Santos. So, pwede natin siyang i-center guys, no? Press and hold and then move your finger para ma-center yung last name natin. So, ganun pa din sa first name. Tap mo lang yung sa may first name at i-sign na natin siya ng ating first name. At press and hold mo lang para madala mo siya sa middle. So, tap natin tong middle name. So, type natin yung middle name natin. Press and hold para ma-center. So, ayan guys, no? So, ganun lang din sa bawat information na hinihingi. Tap nyo lang and then type nyo yung mga required information na kailangan natin ilagay. Passport number, contact number. So, ayan guys, no? Dito naman tayo, so alam nyo nang ma-fill upan or ma-edit yung mga kailangan natin i-edit. So, sabi ko nga kanina, kailangan yung OFW category. So, ito yung OFW category, yung land-based or sea-based. So, kung mo land-based tayo, so kailangan natin i-check to. So, yung nakikita nyo sa ibaba na check sign, click nyo lang yung check sign and then i-click nyo dun sa land-based sa square box. So, ayan guys, kung napapansin nyo, may check sign yung maliit na square box na yon sa land-based. So, ayun guys, no, dito naman sa document submitted. So, kailangan din natin itong i-check. Yung photocopy of valid ID, ito yung maisesend natin online para sa requirements ng $200 cash assistant. So, check natin yung check sign and then click nyo lang yung square box. So, ayan, nakikita nyo. So, check ulit natin yan para ma-check natin. So, ayan. Check natin.
So ayan guys, no, kung napapansin nyo, yung tatlo is may check na siya. So ayan, yung tatlong magkakasunod na square box, may check na siya. So dito ulit sa no, I did not receive, check ulit natin yan. So click nyo lang dyan yung square box. So itong, pati itong money remittance center, check nyo lang. Kung saan kayo malapit na remittance center, check nyo lang din. It's either BEC, UAE, Almula, or Almusini. Como ako malapit sa Almula, check ko yung Almula. Tapos dito, huwag nyong kalimutan tong date of application. So para malagyan natin ng date, check nyo lang yung AB na letter, then tap nyo lang to. And then for example, April 20, 2020. So press and hold nyo lang. So para malagyan natin sa middle. So ito guys, kailangan natin tong mapirmahan. So hindi na natin kailangan i-print out tong form na to para fill upan natin ng manual gamit ang ballpen. So ito mapipirmahan natin tong application na to or form na to. So tap mo lang dyan. Kung napapansin nyo, may parang sign pen dito sa bandang ibaba. Click nyo tong sign na to. So ayan, gumawa na ako ng sign ko kanina. So para makita nyo, create signature. Pagka-click nyo, may lilitaw dyan na create signature o create initial. So click natin tong create signature. So may lalabas dyan na sign here. So that's the time na pipirma kayo. So for example, ito yung pirma ko. So ayan lang guys. And then click nyo yung done. So ayun guys, no, and then click nyo dito yung click nyo lang yung sign. Pwede nyo siyang i-center or pwede nyo siyang galaw-galawin para ma-center. Kung napapangitan kayo, pwede nyo ulitin. So i-delete natin to para ulitin. Pakita ko sa inyo kung paano natin ulitin. So delete ko lang yan, then click mo lang ulit to, then delete mo lang din yung una mong ginawa, then create signature. So ayan, magsasign na tayo, and then click mo lang ulit yung done. Tap mo yung signature of applicants. So ayan guys, no, kung satisfied ka na sa iyong sign, pwede na yan. So ayan, satisfied ka na sa pirma mo, okay na yan. So ayan guys, ganyan lang mag-edit or mag-fill up ng Polo Akap form gamit ang inyong mobile phone sa pamamagitan ng Adobe Acrobat. So ngayon, para ma-i-send natin online itong application natin or form na to, screenshot natin siya. Screenshot nyo. So ayan, in-screenshot ko. Tapos i-crop natin. So make sure na maayos ang ating pagkakakrop. So huwag natin kakalimutan sa pagkakrop natin yung nasa ibaba. Huwag nyo itong na Polo Kuwait control number, huwag nyong aalisin sa inyong pagkakrop. So ayun guys, ganyan lang kung paano mag fill up or mag edit ng Polo Akap form gamit ang inyong mobile phone sa pamamagitan ng Adobe Acrobat. So sa susunod na video, sa part 3 ng video ito, i-share ko naman sa inyo kung paano mag send online ng ating mga requirements.